Ngayon ay lasapin niyo ang kabahagi ng sakit na aking dinanas. Sa ilog ako binaboy, kaya ang ilog naman ang bababoy sa inyong lahat. Tagtuyot na naman sa baryo Sosa. Hirap na hirap ang munting baryo kung saan kukuha ng tubig na pandilig sa kanilang mga pananim at ipapainom sa mga alagang hayop. Maski maiinom ng mga tao at magagamit sa pang-araw-araw na gawain, ay talagang pahirap ang makahanap. Gayunpaman, ay nasanay na ang taong bayan. Sadya yatang kapag sasapit ang buwan ng Marso, ay naiiga ang mga ilog at sapa sa baryo. Maging ang mga balon ay napakababa ng level ng tubig, kaya naman nakaisip na sila ng paraan ang magkaroon ng kanikanyang imbaka ng tubig na magagamit habang hindi pa lumilipas ang tagtuyot. May water district na rin sa kabilang bayan na nakapagsusupply ng tubig sa mga nagpakabit na ng linya sa Baryo Sosa. Sa mga kapitbahay na may linya ng tubig, bumibili ang mga taga-baryo. Wala silang pagpipilian dahil wala naman talagang ibang pagkukuhanan. Gayunpaman, ay unti-unti na namang nakapagpapalagay ng linya ng tubig ang malaking porsyento ng mga taga-baryo. Hindi na gaanong problema ang tagtuyot. Hindi kagaya noong panahon pa ng mga Kastila na talagang may mga namatay sa uhaw at sakit dahil walang panlinis sa dumi ang mga tao. Bigla na lamang daw sumulpot ang ilog biglang daloy sa Baryo Sosa. Dati raw ay disyerto ang nasabing baryo at walang naninirahan, mapahayop, halaman o tao. Daanan nga lamang iyon patungo sa mga katabing bayan dahil wala talagang mabubuhay sa nasabing lugar. Isa lamang iyong malawak na kapatagan ng tuyong lupa at patay na kapaligiran. Kaya laking pagtataka ng mga tao nang minsang makakita ng usok na nagmumula sa noon ay disyertong baryo. Hindi na lamang iyong pinansin ng mga nakakita dahil nawala rin naman. Ngunit kinabukasan ay may usok na naman. Nang sumunod na araw, ay ganoon pa rin, kaya napilitan ng taong bayan na mag-imbestiga. Doon nila nalaman na isang pamilya pala ang nagkakampo sa dulo ng disyerto. Ang iniihaw na isda ng mga ito ang pinagmumula ng usok. Ngunit saan galing ang isda? Sa ilog ho. Banda roon, ang tugon ng ama. Ganoon na lamang ang gulat ng mga taong bayan nang makita ang isang malapad at mahabang ilog na noon lamang nila nakita sa kanilang buong buhay. Nang lumusong doon ang isang binata, ay sinabi nitong nasa 10 talampakan ang lalim ng ilog. Walang makapagsabi kung paano at saan nagmula ang ilog. Ang sabi ng pamilya na unang nakakita roon, nang tumungtong sila sa lupaing iyon, ay naroon na ang ilog. Posible ba iyon? Isang ilog na bigla na lang dumaloy? Hindi na inisip pang maigi ng madla ang ukol sa hiwagang noon.
basta tinanggap na lamang nilang biyaya ang anyong tubig na binansaga ng matatanda na ilog biglang daloy. Magmula noon ay dumagsa at nanirahan na ang mga tao malapit sa ilog. Naroon na yata ang lahat ng biyaya ng kalikasan, mga isda, kabibe, hipon at maliliit na alimango, mga gulay at prutas na nagsitubo dahil sa biyaya ng ilog at maging ang mga baboy ramo at usa na nagsisidayo upang uminom ng malinis na tubig. Sadya nga namang naging napakalaking biyaya ng ilog para sa lahat. Nang lumaki na ang populasyon ng mga tao sa tabi ng ilog, unti-unti ring lumawak ang natatayuan ng bahay sa dating disyerto. Hanggang sa maging isang baryo na nga ang Baryo Sosa na ipinangalan kay Sosimo, ang ama ng tahanan ng mga unang nakatuklas ng ilog. Mapayapang namuhay ang mga taga-baryo. Ngunit naputol iyon nang matuklasan ng mga Kastila na may isang lugar pa silang hindi nakukubgob. Sinalakay ng mga Kastila ang Baryo Sosa at kaagad na nagtayo ng kanilang base roon. Isang gabi raw ay may dalagang naliligo sa ilog biglang daloy. Dayo raw ang nasabing babae at walang nakakakilala. Nakurso na dahan daw ng ilang Kastila kaya hinalay sa may ilog. Sigaw raw ng sigaw yung babae, humihingi ng saklolo sa taong bayan. May mga nakarinig at nakakita naman daw. Kaya lamang ay nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan sa takot sa mga Kastila. Ang sabi pa, pinalo raw ng bato sa ulo ang babae hanggang sa mamatay. Ngunit walang nakitang bangkay. Makaraan ng ilang araw, ay muling nakita ang babaeng hinalay. Sumasalok daw ng tubig sa ilog at iniinom. Nagulat ang mga nakakita. Alam ng lahat at maraming nakakita kung paano ito inabuso at pinatay. Kaya paanong naroon na naman sa ilog? Buhay na buhay at umiinom pa. Nagtakbuhan palayo ang mga nakakita rito at ipinamalita ang kakatuwang pangyayari. Ngunit nang puntahan naman ang ilog, ay wala naman doon ang babae. Marahil daw ay multo iyon na hindi matahimik dahil sa kaapihang dinanas. Nagpatuloy ang buhay sa Baryo Sosa. Kinalimutan ng lahat ang kalunos-lunos na sinapit ng dalaga sa may ilog. Ngunit habang tumatagal, ay tila may kumakalat na salot. Bawat tao at hayop sa baryo ay nagsisisakit ang tiyan at nagdudumi. Ang iba naman ay nagsusuka. Halos hindi na makatakbo sa kubeta ang mga tao. Kung saan na lamang abuti ng pagdumi, ay doon na lamang uupo. Nagsisiiyakan na ang mga bata dahil sa sakit ng tiyan. Ang mga magulang naman ay wala ring magawa sapagkat maging sila ay hindi mapigilan ang paghilab ng sikmura. Walang makakain dahil sa masangsang na amoy na bumalot sa kapaligiran ng baryo. Nag-amoy dumi ng tao at hayop ang buong lugar. Maririnig ang pagtangis at pagdaing ng bawat nilalang na hirap sa kanilang kalagayan. Pagsapit ng gabi, ay narinig ang tinig ng isang humahalakhak na dalaga na tila naglilibot sa buong baryo. Heh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 
Kumusta ang mga walang utang na loob? Pinigyan ko kayo ng isang ilog kahit hindi nyo hinihiling. Subalit sa kabila ng biyaya ng tubig sa inyo, ay pinabayaan ninyong may magbaboy sa kanyang teritoryo. Hindi na kayo nangilabot na ang tubig na inyong iniinom, ipinapanluto, ipinapanligo, at ipinangdidirig sa mga pananim ay may katas ng isang buhay na nasayang. Ngayon ay lasapin nyo ang kabahagi ng sakit na aking dinanas. Sa ilog ako binaboy, kaya ang ilog naman ang bababoy sa inyong lahat. Pagkatapos ay muling pumailan lang ang kakilakilabot na halakhak ng babae hanggang sa iyon ay maglaho. Lalong nag-iyakan ng mga tao. Kung ganoon pala, ay isinumpa ang ilog. Kaya pala nagdudumi ang buong baryo ay dahil sa sumpa sa ilog na siya nilang pinagkukuhanan ng tubig na maiinom. Patawad po! Patawad po! Patawad ho! Patawad ho! Patawad ho! Patawad ho! Hindi na malaman ng mga tao kung kanino hihingi ng tawad. Sa babae ba? O sa ilog? Iisa ba ang babae at ang ilog? Ngunit ano paman, ay sana matapos na ang paghihirap sa mga taga-baryo Sosa. Lumipas ang maghapon at magdamag. May mga katawan ang natagpo ang nakahandusay kung saan-saan. Mga bangkay ng residenteng hindi na kinaya ang labis na pagdudumi. Natuyuan na ng tubig sa katawan ng mga iyon kaya naman namatay na. Ibig sanang ilibing ang mga katawan. Ngunit walang lakas ang sino man na sinupi ng mga bangkay para mabigyan ng disenteng libing. Hindi na makagulapay ang buong baryo at halos gumagapang na sa sarili nilang dumi. Ang mga Kastila naman na nakapwesto sa baryo Sosa ay nagsialisan sa unang araw pa lamang ng pagdanak ng dumi. Naiwan ang mga kawawang residente para sa kanika nilang mga sarili. Samantalang ang mga taga-ibang baryo naman ay hindi na makalapit dahil sa talagang napakabahong salot na kumapit sa munting baryo. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Ang ilog biglang daloy ay tila tumigil na din sa pag-agos. Ang mga isda ay nangamatay at naglutangan. Halos mapuno ang ibabaw ng katubigan ng patay na isda at iba pang lamang tubig. Lalong naging kakilakilabot ang amoy ng buong baryo. Naghalo-halo na ang amoy ng dumi, patay na tao, at hayop at ang lansa ng ilog. Ilang linggo pa ang nagdaan at wala ng buhay ang lahat ng naninirahan sa baryo Sosa. Nalipol ng kakaibang salot ang buong populasyon ng baryo at ang tanging pumapasok na lamang doon ay ang mga imong buitre at mga langaw. Sabik na sabik sa laman ng mga iyon at piyestang piyesta sa pagkain sa mga bangkay. Unti-unti ay nilinis ng mga taga-ibang bayan ang naulilang baryo. Inilibing ang mga bangkay at sinunog ang mga kabahayan. Ang ilog ay biglang natuyo at nanumbalik ang dating itsura ng lupa sa mistulang disyertong bitak-bitak. Ang misteryosong ilog na biglang sumulpot ay bigla rin naglaho.
Muli ay naging disyerto ang Barrio Sosa. Naging tampulan pa iyon ng kwentong kababalaghan na kumalat sa mga katabing bayan. Minsan daw ay maririnig pa rin doon ang mga daing ng mga taong pinasakitan ng dalagang nag-iwan ng sumpa sa ilog. Mayroon ding mga nagkikwento ng isang dalagang humahalakhak na tila bruha. Tuluyan na ngang naabandona ang Barrio Sosa. Hanggang sa isang araw, ay umalingasaw na naman ang nakakasulasok na amoy na nagmumula sa nasabing baryo. Nang suruin, ay natagpuan ang bangkay ng apat na kastilang sundalo na nabubulok sa dating pwesto ng ilog. Pinaniniwalaang ang apat na bangkay ang mga nanghalay sa dalagang nagsumpa sa ilog. Hindi na malaman ang sanhi ng kamatayan ng mga iyon dahil sa labis na pagkabulok. Kinain na rin kasi ng mga buwitre ang mga bangkay. Nang lumaon, ay hindi na rin gaanong naging usapin ang ukol sa sumpa ng dalaga. Lumipas ang mahabang panahon at tinamaan na rin ng modernisasyon ng abandonadong Barrio Sosa. Nagkaroon ng mga pabrika ng sari-saring produkto ang disyertong lupain sa tulong ng mga dayuhang mamumuhunan. Nagsimulang magpatayo ng maliliit na barracks ang mga manggagawa ng pabrika na kalaunan ay naging mga bahay hanggang sa dumami na ngang muli ang mga residente. Sa pagdami ng mga tao, naglagay ng irigasyon mula sa mga ilog at sapa na kung saan saan hinanap ng mga inhinyero ang mga malalaking pabrika upang maging supply ng tubig. Pansamantala, ay natugunan noon ang pangangailangan ng Barrio Sosa sa tubig. Ngunit talagang dumarating ang tagtuyot na tila epekto pa rin ang sumpa ng dalaga. Kaya naman, pinapasok na ang mga water district upang magkaroon ng permanenteng supply ng tubig ang baryo. Lumipas man ang mahabang panahon, ay hindi na nalimutan ang kahindik-hindik na trahedyang tumama sa nasabing baryo. Sinasabing may nakakarinig pa rin ang mga halakhak ng dalagang nagsumpa sa ilog. Tuwing sasapit ang unang gabi ng tagtuyot.